Bumaba ang presyo ng baboy sa ilang pamilihan sa Quezon City at Marikina dahil daw sa pagdami ng supply ng imported pork sa merkado. May report si Bernadette Reyes. Bahagya ng bumaba ang presyo ng baboy ngayon sa Litex Market sa Quezon City. Mula 350 hanggang 360 pesos noon, 340 na lang ang kilo ng kasim at pige. Ang liyempo naman na 380 pesos kada kilo noong nakaraang linggo, bumaba rin ng 20 pesos kada kilo. Sa price monitoring ng DA sa Marikina Zone Market, may mabibili na ng kasim at pige sa halagang 315 pesos kada kilo. Ang dahilan, sabi ng mga nagtitinda, dumarami na raw kasi ang mga imported na baboy sa pamilihan. Pero nananatiling problema ang supply. Minsan nahihirapan talaga sir kasi puro galing probinsya na yung baboy. Hinihintay pa ng Department of Agriculture ang tugon ng Malacañang sa rekomendasyon nitong magdeklara ng State of National Emergency kaugnay ng African Swine Fever para matugunan ang mahigpit ng supply ng baboy. Nakukumpel ang LGUs and other agencies na makipag-cooperate sa DA and other related agencies, livestock agencies, na ipatupad ang biosecurity measures, mga ganyan, para makontrol na talaga yung ASF ang todo. Nilinaw naman ng DA na bumababa na ang kaso ng ASF sa bansa. Konti na lang naman na dito sa Central Zone. Pinoprotektahan na lang natin yung mga ASF-free areas sa iba, no? Sa Luzon, Calabar Zone, Visayas, and Mindanao. Para lalong maparami ang supply ng baboy ngayon, patuloy ang pagdating ng imported meat sa bansa. Sa ngayon, 270 pesos kada kilo ng kasim at pige at 350 pesos sa liyempo ang suggested retail price sa imported frozen meat. Pero nakatakda itong baguhin ngayong linggo. Yung 10% na taripa, tapos logistics cost, titingnan nila yung talagang cost structure niyan. At tamang-tamang kita ng importer, syempre, may papatong din ng retailer or sa mga groceries or supermarket. So, yan po ang binabalangkas ngayon. Sa Marikina, 250 pesos na lang ang kilo ng frozen kasim. Mas mababa sa umiiral na SRP. Siguro, kasadami na po ng mga baboy po ngayon na dumadagsap. Parang parehas lang man po yung ano nila yung lasa. Bernadette Reyes, GMA News.